Hindi po, si ano na lang yung ito, kung ayaw nyo, sama ka na lang sa akin. Bakit? Ayaw mo sumama sa akin? Bakit? Bibigyan kitang laruan doon. Diyan. Doon sa bahay. Doon ka na lang. Ayaw ko doon. Dito bahay namin eh. Doon yung bahay namin eh. Eh gusto ko nga doon ka na. Ayaw ko. Bakit? Bilang kitang laruan, madami. Tara. Ayoko. Bakit? Tiraw doon. Ha? May laruan ka? Hindi naman maganda. Doon maganda. Bakit? Sa amin. Ayoko. Bakit? Dito lang sa akin. Ha? Bibilan ka ng bagong cellphone. Bibilan ka ng bagong cellphone. Ha? Bibilan kita ng bago. Saan bibili? Sa mall. Sa mall? Maganda. Sama ka na. Ayoko. Dito ko. Hello. Kumusta ka naman, ate? Okay naman po. Ganun pa rin ang hanap buhay. Nalalaki ka pa rin? Ay, hindi na, kuya. Ay, hindi na. Hello. Hindi na ako nalalaki. Ko naman, grabe ka naman, kuya. Yan ba yung bahay? Malaki? Ate, wait lang. Ate! Dito! Huwag kang maingay! Huwag kang maingay, ate. Huwag kang maingay. Gusto kong malaman, sino yung nagpatira? Skabande po, apelido na katira yan. Ha? Skabande. Skabande? Opo. Ba't kayo pinatira dyan? Eh, ano daw po yan eh. Si Jeffrey po katiwala dyan eh. Ah. Si Jeffrey. Tapos kailan pa kayo dito? Tagal na po kami nakatira. Kumusta si nanay? Okay na lang po nandun, sabay naguhugas. Hmm. Pero hindi ka na nalalaki talaga? Hindi na nga. Wala na. Nagbago na. Ba't ka na nagbago? Sige. Wala, nagbago lang ko. Okay. Kumusta yung kuya mo? Wala po dyan eh. Nagsusunod po ng tansa sa San Roque. Bahay po kasi kami ng kuryente. Meron po kasi ngayon ng kuryente. Pero ano yun? Hindi, tanong ko lang ate, bakit kayo, ba't kayo umalis doon sa bahay? Wala lang po, umalis lang po kami dahil si Jerry po ako na dito eh. Yung po ang katiwala dito eh. Ito, binigay na to sa inyo? Opo, balik kami po nakatira dito. What? Binigay na to? Opo. Oo, okay sige. Pero si nanay, okay naman. Ang ganda ng balita, ano? Ate, dito, isa pa. Isa na lang. Hindi, kasi, paano madidescribe yung sarili mo ngayon? Sakit ng ulo, hindi na sakit ng ulo? Ha? Hindi na. Hindi na, bakit? Wala lang. Nagbago na. Hello, Nay. Nadaanan po namin siya doon. Nawang ka ng Diyos. Oh. Pagbalain ka lang, Panginoon Diyos. Natutuwa po ako. Sobrang yaman nyo na ho ngayon. Hindi na. Kaya rin ano lang. Pinababantayan lang sa amin. Kasi wala. Sabi po niya, binigay na ako to sa inyo. Hindi, pinatila lang kami dito, anak. Pasok pa yun. Sige po. Maimik. Okay lang, pumasok kami. Mabuting at sinilip mo kami. Thank you, Nay. Hindi, okay lang po. May nahanap po kami si Lucing Velasco. Hindi ko nakilala yun. Nagugas kasi ako ng batin ng bata. Oh, ang ganda pala dito, Nay. Eh, hindi. Ito kasi, anak. Oh. Inaano nilang ibenta. Eh, ibebenta daw ito. Naghahanap sila ng bibili, anak.
Magkano po binibenta? Eh, hindi ko lang alam sa may-ari. Hmm. Kasi kabante may-ari nito. Ang sukat nito anak hanggang doon sa may mga bahay na yon. May bako doon. Hanggang dito sa pangalawang gate. Yung unang gate naman kasi sa kamag-anak nila yon. Kaya isa lang ang daan. Oh, ang lawak nga po eh. Mga magkano po kaya? Ayun lang, hindi ko anak alam kung magkano ito. Hmm. Kasi dito, ang nagtira dito, nung dinisin namin ito, gubat na gubat ito. Eh, nilinis lang namin. Ang galang ganda lang ng ano, no? Saka ang presko. Presko siya, kasi ang gamit namin dyan, poso. Hmm. Poso, hindi na kami nagbabayad ng ano. Binabayaran lang namin yung kuryente. 1,000 isang buwan kasi. Meron namang nakatira dyan sa unahan na bahay, dito nakakunik. Eh, sa akin, anumang bagay na malaki, alam mo naman ako, basta hindi ako makakaapak. Sige lang ako ng sige. Ganun. Kumusta po yung ano, buhay niyo rito? Eh, nakakaraos na maawat tulong ng Diyos diretso yung naiwan ni tatay mo motor, yung pinakita ko sa'yo na huling bigay mo yung motor. Hanggang ngayon yun ang panghanap buhay namin. Kasi hindi naman kami dito libre ng pagkain, ng ano. Basta ang ano lang, yung sa bahay lang. Yung malinis lang. Oo nga po, no. Ang lawak nga po, eh, no. Ang ganda, oh. Tapos, edi paghapon, pwede ko kayong mag-ano-ano dyan, eh, no? Yun yung gusto ko dyan, tahimik, pagkaganyan. Tahimik, saka kung talaga may bibili nito, sabi naman sa akin ng may-ari, aabutan niya kami kahit konti. Ako naman ang katuwiran ko, abot at hindi ako. Okay lang yun, kasi salita, mahirap lang yung salita nang wala sa... Kumusta yung mga anak niyo? Eh, okay naman siya, kaya lang yan talaga... Talagang mula-mula eh, talagang alam mo na, ganun pasaway. Talaga. Walang pagbabago. Sabi mo niya, nagbago na. Eh, ano pagbabago niyan? Ganyan din. Anong lalaki pa rin? Eh, sa lalaki, wala naman ako na ano. Kasi ang sabi ko naman sa kanya, mula noon hanggang ngayon, pag ikaw ka ko ay nagloko pa at napapabayaan mo yung anak mo, ipakukulong ko siya. Okay, so nanlalalaki pa rin mo siya? Eh, hindi naman na siya nag-aalis ang katulad ng dati. Alis lang siya. Buta naka-Christmas kayo, Nay. Eh, lagi naman na anak kasi ako ngayon nahihirapan din it dahil yun... Tanggalin nyo muna na. Nandito ako pa. Gusto ko makita yung mukha yun. Tinatago nyo yung kagandahan nyo eh. Eh, wala nang igaganda at pinabaon ko na kay tatay mo. Okay. Buting araw eh, nagpunta ka ng personal eh. Ako talaga ilang ano na tatay lang. Tatay mo, 3 taon na eh. Pag 5 taon yung naaalisin yung doon. Yun ang pinaproblema ko. Ayoko nung maalis siya nang tapon lang yung buti niya kung saan. Okay, pang 2 taon na lang po tatanggalin siya doon. Dahil 3 taon na siya. Ano pong gusto niyong gawin natin? Ang gusto ko anak ay ano na lang siya kung halimbawa pagtanggalin ito, mailagay siya kahit sa isang pasto na pwede ko siyang ano, kasi wala pa naman na yan. Nga, kasi, siyempre, maigi na rin yung hanggang maaga. Na yan, kaya lang talagang walang-wala akong magagawa pagdating. Yeah. Ano kayang, ano nun, siyempre, buto na lang siya nun. Ano yung gagawin dun? Kikremito yung buto? Susunugin po, ganun? Like, ganun na lang siguro, ano nun. Tapos, yan po na lang sa paso. Kasi kung doon, hindi ako madalas makadalaw, sila lang ang nakakapunta. Okay. Dahil tumatawid pang gano'n eh, mahihirap. Patog-patog na siya ngayon. 2 years pa naman, ay. O yan, ano natin, pag-pray natin. Yun lang ang hihilingin ko sa'yo. Wala na ko yung mga hihilingin na yun lang. Okay lang po yun. Ang gusto ko lang din o dito, itong anak nyo, kahit na rumampa-rampa dito, hindi yung masyadong ano. Okay lang. Yung kami-kami na, malayo na kami sa ano, yun na nga rin ang pinagpasalamat ko sa Diyos na humipo pa rin siya ng mabubuting puso na magdala kami rito. At least yung bahay, nakaalwan na kami ng pagupa. Yung tubig, nakaalwan na kami. Ang ano na lang namin, kuryente na lang tsaka yung kakainin. Nairaraos naman namin. Talagang minsan,
Tapos din, siyempre, hindi naman kadalasan malaki ang kita sa pamamasura. Minsan nga, nakakarating nga hanggang doon sa inyo dahil nung nakaraan nga nagpunta, nagpalinis nga raw si Lito, nagpatulong. Eh sa akin, salamat naman kako sa Diyos. Yun nga, naibili nung anak ko ng ano. Kasi ngayon, nagdadayapin na rin ako, anak. Hindi ko na rin nakukontrol yung paghihi ko. Lumalapas na lang ako sa, dahil iisa na nga ang bato ko. Sinanay yung ano eh, kahit bigyan mo ng ginto, hindi niya ipagpapalit itong mga anak niya. Basta, ang sakit ng ulo. Basta ako sa... Ang akin ng ram, iwanan ko sila kung katulad nung inano ni tatay mo na iwanan niya ako kung siya patay na. Kumbaga sinasabi niyo, makakapag-iwalay lang sa inyo kamatayan. Kahit sila yung gano'n, kahit na ako'y mahirapan, basta kami sama-sama. Kahit saan kami magpunta, kahit tumira kami sa kalsada, o wala lang tumanggap sa amin, basta kami magsasama-sama. Iwanan ko lang sila pagpatay na ako. Halimbawa po kayo ng sobrang haba ng pasensya. Long, yan po yung tunay na pagmamahal ng isang ina. Dahil ang Panginoon Diyos niya, di ba, nagsakrapisyo. Bakit tayo pang mga inilalang niya lang ang hindi makapagsakrapisyo? Kasi yun po yung love. Kaya po siya, kaya nagdudusa yung isang magulang, tinitiis niya yung anak kasi mahal niya. Parang ating Diyos. Ganun din po yung sakripisyo, yung pagdudusa, yung dinudusa sa kanila hanggat kaya niyong tiisin. Tinitiis niyo para lang sila mabantayan. Kung sa akin, siyempre, para lang alam ng mga ka-telegram. Siyempre, hindi lang sila eh. May mga iba silang kasama. Kumbaga, kung maiipon nga yung mga pasaway, eh, baka mahirapan tayo sa pagdidisiplina. Yun nga kung dadami. Kasi, tayo naman bilang isang magulang, talaga, kahit sa isang po ang anak natin, may lalabas talagang pasaway. May pabigat, may pasakit. Parang si Kristo, di ba? Nagpakasakit siya para lang matubos ang kasalanan sa sanlibutan ng mga tao. Yan po. Gusto kong ibalita sa inyo. Tapos na yung promise land. Kukunin ko na kayo. Wala na. Iwan nyo na sila. Sinabi ko naman sa'yo, mula noon hanggang ngayon, ayaw kong tumira ng malaking bahay na ako lang. Gusto ko kung ano yung natikman ko't ipagkalob sa akin ng Panginoon Diyos. Siya kong tatanggapin. Pero kung ang kakalob niya na magkahiwalay-walay kami, hindi ko talaga anak kaya. Hindi, ang kagandahan lang din naman dito sa anak na lalaki ni nanay, minsan nasasama-sama po siya, maghanap buhay. Kumusta? Yan po yung kumusta. Kumusta yung alam? Okay naman siya eh, kasi tuloy din siya kahit na andito siya. Minsan maghahawan siya dyan. Tapos alis siya, mamamasura pagdating niya. Ayan, nakukompleto na yan, may bigas kami dyan. Hindi naman kami nagugutom nung katulad noon na panahon na bago mag-pandemya na talagang hirap na hirap kami. E ngayon naman, kahit pa paano, nairaraos naman. Ano kaya yung magandang gawin, Nay? Ako, anak. Kasi sabi mo naman, may hinahanap ka, baka nakakaabala ko. Ako, gusto ko lang. Kung ganyan, binalikan mo ko. Salamat sa Diyos, hindi naman yung mabigyan mo ako ng ano, ang sa akin. Makita din kita ng mukhaan. Ganun lang ako. Sapat na sa akin yun. Na kahit pa paano, ilang taon, natulungan mo ko. Na hindi naman napaunlad yun na ibigay dahil nagastos ko nga kay tatay mo. Hindi ko naman inaksin okay yung alam ko naman. Ako na, understood ko po yung kasi nga, ano ba naman yung, kasi ano kayo, ilang kayo. Pero nung time kasi na yun, hindi naman tumutulong to eh. Hindi naman tumutulong yung isa. Talaga mo. Kaya, kasi para ba silang nasanay na nung nabubuhay yung namatay nilang kasama ko. Para sila din umasa ng ano. Kasi yung sa talaga. Kaya hanggang ngayon hindi ko siya malimutan. Ayaw niya talagang paano yun yung mga bata na yan. Yun ang sinasabi ko, Nay. Pagka nasanay yung mga bata na nandyan tayo, eh, paano pag wala na tayo? Yun nga ang sinabi ko sa kanya nung medyo unang sumpong niya na hindi mo pa kami napupuntahan. Sabi ko sa kanya, kaya alam mo, tinuturo ako yan, sinasabihan ko yan. Kasi ang katuwiran niya sa akin, ganito.
kawawa naman ang kinakatwiran niya. Kawawa, matututo din yan. Kasi ang ano niya, hindi natin sila pwedeng ano, kasi may isip sila, nakikita naman nila kung anong klase ng buhay natin. Di, magkaisip sila. Kasi kahit daw sabihan ng isang tao, pag ayaw kumilos, talagang ayaw. Pag utos ka ng utos, pag ayaw niya may dahilan, pero pag kaya ni gusto, gagawa ng paraan. Ayaw niya talaga ram, yun lang talaga ang sinabi niya sa akin. Mag-ano ka, Eka, utosan mo. Ngayon, Eka, pag ano, siyempre, utos kang utos, nanay. Kahit hanggang ngayon naman, anak, sa kanila ginagawa ko. Pag hindi ko kaya, sinasabi ko sa kanila. Pinagsasalitaan ko sila. Yung gusto ko sabihin, sinasabi ko sa kanila. Yung ayaw ko, kung ayaw niyo makinig, may isip na kayo, bahala kayo. Basta ako sinabi ko bilang magulang ninyo. Eh ayaw ko naman Eka na nasa akin kayo na ganun pa rin ang mangyayari. Kaya siya, hindi ko talaga manipulate. Sa sobrang ano po ni tatay, sobrang love niya, no? Sobrang ano niya sa amin. Kahit na minsan eh, ako pa nagagalit sa kanya. Minsan kasi, Nay, dapat itama din yung sobrang pagmamahal natin eh. Gaya no, hindi sila naturuan ng maging matatag. Ako lang ngayon, yan. Kaya yung bunso ko nasabi niya nga nung nakaraan sa akin na nag-uusap kami. Ngayon ko lang na naiintindihan yung sinabi ni Ama. Sabi niya sa akin, yung pala ikang pagmamahal at pag-aaruga. Kahit hindi mo ka ano. Na, nagsiselfong ka na ba? Naku, hindi maganda yun. Pang-educational lang yung ABCD, ha? Ang ay, ganda, ang ganda nung anak ni ate, o. Oh. Pakita ka doon. Tingnan mo, smile ka na. Hi ka daw, baby, hi. Ah, smile ka. Hello po, hello po. Oh, pagkakaganda ng mata, o. Ito na lang kunin ko kung ayaw nyo. Ram, gustuhin ko man anak na sumama, talagang ako na ang nag-aano sa'yo. Hindi po, si ano na lang yung ito, kung ayaw nyo, yung sama ka na lang sa akin. Bakit? Ayaw mo sumama sa akin? Bakit? Bibigyan kitang laruan doon. Diyan. Doon sa bahay. Doon ka na lang. Dito bahay namin eh. Dito yung bahay namin eh. Eh gusto ko nga doon ka na. Ayaw mo. Bakit? Eh, doon ka. Bibilang kita maraming laruan. Sabi nga ni Jeppe. Laruan? Bilang kitang laruan, madami. Tara. Ayoko. Bakit? Laro doon. Ha? May laruan ka? Hindi naman maganda. Doon maganda. Ha? Sa amin. Ayoko. Bakit? Dito na lang sa akin. Bibilang bagong cellphone. Bibilang ka ng bagong cellphone. Bibilang kita ng bago. Bago? Saan bibili? Sa mall. Sa mall? Maganda. Sama ka na. Ayoko. Ayaw mong bagong cellphone. Pag umaalis nga yung inay, sabi doon sa ina, oh, huwag kang tatambay ah. Dito lang ako kay nanay. Pagdating yung inat, medyo na tanghali-tanghali o kaya medyo hapon eh. Saan ka naman pumunta? Baka ka nagpaligaw ka na. Marami akong cellphone. Yan. Ito, sabi ko. Tignan mo. Ayan o. Ang ganda. Anong gusto mo dyan? Gusto mo? Kasi turo ko sa kanya, pagka hindi ganyan, huwag siya makikialam. Anong gusto mo tingnan? Pag meron na siya, meron na. Ang ganda, oh. Tignan mo, ang ganda ng display. Sa'yo, malabo. Ito, malinaw. Takot. Ha? Ito, ayaw mo ba ito? Bakit? Ito na yung bahay namin eh. Ayaw mo talaga ito? Ayaw ko. Bakit? Pero love mo ko. Ba't di mo ko love? Hindi. Bakit? Hindi. Sino daw love mo? Sino love mo? Sino si Kuya Hugos? Love mo si Kuya Hugos? Hindi. Ay, hindi. Sino love mo? Hindi ako.
Si nanay love mo ba? Mm-mm. Ba't mo love si nanay? Ewan ko. Dugo na sa akin. Ayoko. Bakit? Dito. Bibigyan kita maraming pagkain. Ayun to. Magkanin kami dito. Magkanin ka. Ito, dalawang cellphone. Bigyan kita. Gusto mo ba? Ito din sa akin. Gusto akin. Nagbalik tayo. Ayaw mo talaga. Patayin mo ng magagandang cellphone. Ayoko. Ha? Ayoko. Meron na. Ayaw mo to? Bigyan kitang pera. Ayoko. Bakit ayaw mo? Ayoko to. Ayaw mo pera? Kahit maraming pera. Bakit? Kawalay na tunog yung bahay namin eh. Gusto mo talaga itong bahay mo? Hindi. Hindi kita kapaba. Hindi mo ba ako namimiss? Hindi na. Hindi mo na ako nanay, ba? Nanay. Kinanay. Ah, sinanay lang ang gusto mo. Sinong gusto mo? Sinanay o yun? Oh. Bakit love mo sinanay? Bakit love mo sinanay? Bakit love mo siya? Hindi. Hindi. Bakit mahal mo siya? Mahal ko nga yun eh. Bakit? Hinatawag sa papa. Bakit di mo love yun? Tinatawag sa papa. Pinaparo daw siya. Pinaparo ka. Ayaw mo ba talaga to? Sayo na oh. Sayo na, tabi mo na. Ay, ang gaganda nito. Mas mahal to. Tatawa na. Okay. Ayaw mo talaga? Pag meron nga siya lang talaga, kinuturuan ko muna siya kung ano lang ang meron ako. Pag meron nga. Eh, paano? Ayaw mo talaga si mama sa akin? Bakit? Hindi ito ba? Doon ka na sa akin. Ayaw. Sige na. Ayaw. Sama ka na sa akin. Ayaw ko. Gusto kitang makasama doon. Ayaw. Sige na, please. Hindi na makikita, nanay. Please. Hindi na, nanay. Kawawa na. Ayaw mo sumama sa akin. Iiyak na ako. Ayaw mo talaga sumama sa akin. Ba't ayaw mo sumama sa akin? Daddy, mama. Ayaw mo sumama sa akin? O sige, okay lang ha? Okay, thank you. Mapahag mo na ako. Hag lang. Yakap to. Ha? Ayaw ko. Hag lang ganun. Yakap to. Sige na please. Yakap daw si kuya. Yakap daw si kuya. Yung isa naman, tawa na ito ka lang. Pinakalo mo yun. Ayaw mo sa akin. Si Lola lang. Pagkaganda ko ng apo niyo ngayon. Alam mo ba sobrang love ka niyan ni Lola? Mahal na mahal ka ng Lola mo. Kaya mahalin mo din siya, ha? Okay? Kasi sobrang love ka niyan. Nung baby ka, nung maliit ka, siya lang nag-aalaga sa'yo. Ayaw kanyang pawisan. Ayaw kanyang malamukan. Ganong kakalab ng lola mo. Paano yun? Eh, si lola na lang ang sasama kung ayaw mo sa mama. Aalis na ba kami, tabi? Aalis na kami. Tayo na lang. Ayaw mo? Huwag na lala. Hindi ko nasasama. Talagang ano siya sa akin. Kahit sa gabi sa aking shape. Pagkaganda niya, oh. Tapos yung mata niya parang ano, no? Ate, ano? Sabi mo, nagbago ka na kanina. Sakit ka pa rin pala ng ulo, sabi mo. Konti lang. Ah, konti lang. Konti na lang yung daw. Kailangan ka mo alisin niya. Yung konti. Yung konti. Kasi, para ka ako kung halimbawa man na hindi niya masabi, dumating ang oras. Magpantayan pa ako, pumikit ang mata ko. Yun nga lang ang sabi ko sa kanya lagi. Ingatan mo yung mga ganung bagay tsaka ako, yung anak mo, mahalin mo. Para kung halimbawa, mawala ako,
may mag-aaruga sa kanya. Yun nga po yung kinakatakot ko din eh. Yung siyempre lahat naman tayong mga magulang mawawala eh. Yung mga anak natin, paano sila... Kumbaga makakapagbigay lang ng katahimikan sa atin. Yung alam natin, yung mga anak natin, kaya nilang mabuhay na wala tayo. Yun yung inaano ko dito sa mga anak nyo, na kailan pa sila magbabago. May dala pala akong bigas na yan, tsaka groceries pala. Kuya Gos, sobrang lalo na sasakyan eh, no? Bakit ano, diba may hinahanap ka, di doon mo ibigay sa... Hindi, anak. Iba yung pupunta mo, nabibigay mo. Sapat na yung nakita-kit at nasilip mo kami. Hindi, Nay. Kaya talaga yung gusto kong kumustahin. Isaya na, isaya na yun. Naman, Sid. Siyempre, mawawala ba kayo sa puso ko? Ako naman eh. Kahit naman ako iwala nyo sa puso nyo, kayo hindi naman nawawala sa puso. Kaya isipan kong mula noon hanggang ngayon. Yun nga po yung kinaka-proud ko sa inyo, na yung sobrang ano nyo sa mga anak nyo. Kahit palitan sila ng ginto, sabi ko nga, palitan ng ginto yung mga anak, hindi nyo pagpapalit. Ako, ang hirap ko lang talaga rin yan eh, sinasabi ko sa'yo ng sekreto, hindi niya narinig. Ang hirap ko lang dyan. Pag sinumpong siya nung ano niya sa ulo, kahit anak, inaaway, sinasakta. Nung nakaraan eh, nahampas ko siya nung kawayan eh. Pinalo ko siya sa pit. Kalit-lit ka kanyang anak mo, kumurahin mo pa ako, yung kakoy, huwag mong ginaganyan anak. Kakanta eh. So, yung pa rin na, hindi pa rin nagbabago yan? Ganun ano niya, sitwasyon niya. Kaya nga lang sabi ko nga lang ako talaga ito. Kung ano, sabi ko nga, sana dagdagan pa ng Panginoon dyan sa buhay at kalakasan ko para sa anak niya. Yun na lang tangi ko, binuwasan sa sarili ko. Napapansin ko yung bata na yan kahapon. Nagulat ako, dadalawa kami. Kasi lumabas nga yung magkapatid. Ano siya. Ngayon, nung paglabas siya, dadalawa kami, pinakakain ko siya, nandito siya. Nandito ako. Kain na ako, apo, di ko makain siya. Biglang tumayo, napansin ko siya. Kaya gusto ko mapacheck up siya. Kasi nagkaroon siya ng family complex, 6 na buwan pinainom ng gamot, eh tapos na yun. Kahapon na po ako, 2 beses na yung kahapon, bigla siyang umangat eh, gumano yung paa niya, tapos yung gumano siya. Eh, hindi ko alam, baka kako ang inisip ko kasi nung buntis yan. Eh, naglalabas pa bago magpandela. Sino po? Si... Si Jenny. Baka kako mamaya may pinainom na gamot yung lalaki sa kanya na buo nga ang katawan. Baka umepekto naman sa rin. Kala ko yung bata. Yung bata nga, kapo yung anak niya dito. Dalawa kami. 2 beses ko na yun na po nga. Yung anak niyo po ba, si ate? Gusto kong malaman kung marunong ba siyang pinagluluto ba niya kayo? Hindi ako anak ang nagluluto. Siya? Wala yan. Alam talaga nga no, di ba no, kahit labang nga, kahit labang nga ako. Ako lahat anak. Kaya nga minsan pinapagalitan ng bunso. Oh, si nanay na naman pag-aanuhin mo. Yung anak mo, kay nanay pa rin hanggang gabi, sabi nga nung bunso. Kanina umalis yung bunso. Talaga palang na ano sila. So... Yung pagluto, pirito kaya, pagpirito ng itlog, kaya po kaya niya? Hindi ako rin. Nung minsan itinuruan ko nga ay nasunog pa nga. Anak ako, hindi ganyan. Ganito, di pag mainit ay kawali, lalagay may mantika. Pag medyo nasunog nakita mo ng pa. Ano mo, naku, nakita ko sunog. At umiihi nga yung anak sa CR. Hindi, inaano ko po kasi... Kasi talaga, alam mo, Ram, gustuhin ko man anak sumama. Minsan nasasabi ko sa kanya, iiwanan ko na kayo, sabi ko sa kanya. Naaawa ko, dun sa bata, saka dun sa anak kong lalaki. Pag nagsalita akong ganun, umiiyak na. Ayoko naman, si ayoko naman kasi nakikita na tumutulo ang mga luha ng anak ko nang dahil sa akin. Ayoko rin nakikita sila nahihirapan dun sa paghihirap ng kalooban ko tsaka ng karamdaman ko. Kasi, anay, ang ano ko lang, kay nanay naman, gusto ko lang din kasing i-ano kay nanay. Kasi yung sobra din kasing pagmamahal. Minsan hindi na natin sila natuturuan eh. Sa ibang taong makakaintindi, yung ibang anak na makakaano, siyempre hindi naman pare-parehas ang anak eh. Hindi, yung inaano ko na eh. Kasi gaya niyan, naging ano sila. Nagdepende na sila sa inyo. Yan po yung inaano ko parang... Ano na eh, yan, meron tayong ano. Aray, kuya! Parang nahirapan ka. Ay, binilang kita nga na dyan. May sabon ka dyan, ate. Ano?
May ano kayo? Oh, sa'yo to. Ito, sa'yo to, ha? Ay, sabi, malamat po. Tapos, may gatas ka. Oh. Gatas pa yung gatas. May toothpaste ka. Oh. Magpasalamat ka sabon. Sa, ano, sa may, Diyos. May ketchup ka, sa itlog. Salamat oh, may bigas ka pa kay Kuya Ogos. Saka sa oh, may noodles ka. Family YouTube na Katekram. Saka sa tumutulong pagpatuloy na sumusuporta sa amin. Hindi po nakakalimot. Ay, ano na, maraming ano dito. Tuna, corned beef, meatloaf, at saka corned beef. Yan. Yan, ano na lang. Pagdamutan nyo na. Salamat naman po. Bakit pag salamat sa Diyos at sa Katekram. So, paano sama ka na? Sasama ka na. Hindi pa rin. Oo. Tapos mag-toothbrush. Ah, dapat pala. Yun pala, Kuya August. Dapat pala baby toothbrush para sa mga baby. Kasi laging malaki yung nadadala natin. Hindi, meron naman siya dyan. Kung bata sa baby. Mapapalit yan na kasi may bago ka na. Punta po ko! Sabon niya daw yan. Oh. May pang dagdag niya sa... Sige po. Ano? Hindi po, sige na eh. Hindi po. Ano po? Iyanin niya na yun. Itabi niya na po yan. Oo po ka. Ano sasabihin mo dyan? Salamat po. Sabi mo salamat po sa Katekram at sa patuloy pong sumusuport at nagbibigay po sa amin ng tulong. Napahag na lang ako. Iyakap ka rin kay Kuya lang. Ha? Ganun. Isang sa kasisan nila. Hindi mo kasi sinahag yung... Ako na lang ang lahat. Tayo ka kay nanay na lang. Si nanay iyakap mo na hiko. Ikaw na lang love yun ni nanay. Salamat sa Diyos. Ingat po kayo dyan. Salamat. Gabayan ka ng Diyos. Kayo din na eh. Ano lang ha? Pag-isipan niyo po yung ano ko. Tingnan mo, ayaw kayong iwan ng mama nyo. Ganon kayo kamahal. Eh, ilan din nga binubuksan niya? Ay, hindi, okay lang. Flying kiss. Love you, love you. Love you. O, dito na.